Sa totoo lang, banyaga sa ating mga Pilipino ang konsepto ng Halloween. Stateside ang tradisyong ito. Gawin ba namang selebrasyon ng katatakutan ang araw ng mga patay? Ilang beses na bang tumayo ang ating balahibo sa pinakasikat na horror trilogy series sa Pilipinas? Ang Shake, Rattle, and Roll. Ang utak sa likod nito, walang iba kundi ang reyna ng Regal Films, si Mother Lily Monteverde. Ngayong Halloween, ang bahay ni Mother punong-puno rin ng katatakutan. Pinalamutian ng mga maskarang ginamit pa raw sa Shake, Rattle, and Roll. At may pader pa na may dumadaloy na pekeng dugo. Samantalang si Mother, hindi rin pakakabog, nakakuntodo Halloween costume. We just bought, you know, this is the what we call the bloody fountain. Actually, it's only today that we put some bloody things there because it's Halloween. Ang village kasi ni na Mother Lily dito sa San Juan, may taunang pa-contest. Pagandahan ng Halloween design ang harap ng kanilang mga bahay. Ito yata talaga ang in ngayong Halloween. Dahil nung napadpad naman kami sa harapan ng bahay na ito, dito sa Samson Road sa Caloocan, pinagkakaguluhan ang grupong ito ng mga vampirat halimaw. Kung malayo siya, makikita niyo para siyang totoo tsaka nakakatakot. May eksena pa ng burol, kompleto sa patay, may nakikiramay, may nagtutongits, meron pang nagiinuman. Ang may-ari ng bahay, si Aling Luz. Masaya eh, pagka nakita mo yung mga arrangement, meron kang feeling ng joy. Ngayon, gusto ko namang i-share sa ibang tao para, siyempre, masaya pag nakakapagpasaya ka ng tao eh. Pati ang mga apo ni Aling Luz, kontodo costume. Sa panahon ng araw ngayon, hindi na lang Pasko ang para sa mga bata. Pati na rin daw ang undas. Trick or treat. Tradisyon ito ng mga Amerikano kung saan nagbabahay-bahay ang mga batang naka-costume para manghingi ng candy. Ang gimmick na ito, kinagat naman ang mga tigat Tierra Pura dito sa Tandang Sora sa Quezon City. Sa gayak ng mga bahay dito, hindi mo lang basta madarama ang Halloween spirit. Talagang gaganahan kang mag-trick or treat. Ano ba ito? Hindi naman siguro ito totoong kalansay. Ano? Kasi ito fake na mga ano, no? Fake na mga spiderweb. Spiderweb, oo. Hindi kayo natatakot na parang baka sabihin ng mga tao, yan na yung haunted house. Kasi ito kami yung gayak hindi na puro nakakatakot. Hindi naman ho kasi yung mga ibang kids, nag-enjoy din kami. Kasi yung mga dumadaan ng mga ibang mga kids, natutuwa din sila. Pasok tayo. Oh, naka-costume pa. Trick or treat. Yeah. Wala akong treat. Happy Halloween. So treat na lang. Ang magkapatid na Arian at Janelle, naka-princess costume. Pero hindi sila mag-a-attend ng isang fairy tale-inspired birthday party. Sila'y magti-trick or treat. Yun nga lang, tila may problema. Takot pala si na Arian at Janelle sa mga multo. Pero ang takot nilang ito, sang katutak na candy ang katapat. Pagka trick or treat, inirampa naman ng magkapatid ang kanilang costume. Kasama ang iba pang mga bata. Every year ito, binabalik namin sa mga bata, yung bigyan ng kasayahan ng mga bata pagkatapos ng eskwela, may semester break sila, bago pumunta sa kanilang pupwesa sa undas. Tampok din kasi sa kanilang Halloween celebration, ang Haunted Graveyard. Kompleto sa props, ilaw at prosthetics, meron pang
tunay na kabaong. Heto pa ang isang bago. Ang Halloween, hindi lang para sa tao, para rin daw sa hayop. Dito sa Eastwood sa Quezon City, mas bongga pa ang costume ng mga aso't pusa kesa sa kanilang mga amo. Merong asong paru-paro, asong prinsesa, asong superhero, pati asong manok. May ilan namang amo, terno ang costume sa kanilang alaga. Dito namin nakilala si Joseph. Ang pusa niyang si Puss, Spider Cat, ang drama. Actually, yung costume niya, Halloween decoration lang. Eh, naisipan lang po ng ate ko ipagdikit dahil wala po siyang costume. Si Monique, naka-full battle gear ang aso niyang si Oz. Basically, some mecha dog, supposedly my partner. Because making the rubber sheets rounded, making this area is really, really hard and painful. It took us one night. One night lang? Yeah, we stayed up late. Maya-maya lang, fashion show na! Mahigpit ang labanan, pero sa huli, nanalo ang asong ito na naka-samba costume. Ngayon, ano, hindi na Halloween na ang nasa-celebrate kaysa Undas. Ang isang factor dyan, talaga may rise of consumerism sa ating lipunan, no, sa ating kultura. Halos lahat ng mga pagdiriwang na ito, impluensya sa atin ng mga Amerikano. Pati ang paggawa ng mga jack-o'-lanterns o yung mga kalabasa o pumpkin na inukitan ng mga nakakatakot na mukha. Ginagaya na rin natin ito. Christmas yung pinakamalaki. Ang sunod nilang pinaghahandaan, yung Halloween, na big deal sa Amerika yung ano. Nakakatuwa din dahil yung pagka-carve nga, it's magandang bonding activity rin for kids. Pero ang pumpkin na ito, hindi lang pan-display. Pwede rin itong kainin. Isa ito sa mga Halloween cake na mabentang mabenta sa mga cake shop ngayon. Pag may party, may cake. So yung ginagawa namin sa Halloween party, usually mga bata, they like trick or treats ang ginagamit. Bukod sa pumpkin, meron ding mga cake na hugis witch, vampira, at multo. Dati-rati ang Halloween, panahon para ikay matakot. Ngayon, pwede ka na ring mag-enjoy. Susunod.